Yan po ay hugasan natin ng maigi. Bago natin putol-putol. Putulin na natin siya na maliliit. Ganito kaliit hindi pwedeng kasi laki ng pangsinigang. Maliliit lang po siya. Para sa ginataan na sitaw na may malunggay. Pero igigisa ko po muna siya sa sibuyas, bawang, kamatis at baboy kasi para mas malasa. Malasa naman din kung kahit walang baboy kasi may gata. Pero mas malasa pag may sahog para hindi siya boring. Kaya kailangan may sahog. Ito po ay yung kakanggata, yung unang piga. Ito naman yun ay pangalawang piga. Yung tinagtad na karni natin para ihalo doon sa ginataang sitaw. Ilulunod na natin yung baboy. Antayin na lang natin siyang mamantika at maging toasted ng konti. Nay, kukuha naman ako ng malunggay kasi masarap din siya, may kasamang malunggay. Yung malunggay na 'yan, mga tinanim ko siya mga April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oh my god. Ilang siya. Kukuhanin ko yung medyo nasa ibabaw. Ayan. Kasi lahat pa naman sila ay hindi pa masyadong magulang. Yung iba tatanggalin ko na lang yung yellow. Anuhan ko pa siya. Dadagdagan ko pa. Ayan. Ayan. Ito na yung lahat ng malunggay natin. Parang gusto ko pa siyang dagdagan. Ayan guys, hindi ko na naman napansin na may nahinog na papaya nasa taas. Mamaya kukuhanin ko yan kaso lang sana lang wag lang siya mabiyak pag sinundot ko yan. Hindi ko napansin kasi sa taas eh, nasa taas. Kaya hindi ko madalas tinitingnan. Sobrang taas niya oh. Ayan. Po, yan na yung lahat ng malunggay. Nahugasan ko na siya. So ngayon, tatanggalin ko na sa kanyang tangkay. Okay na. Ayan. Nalagyan ko siya ng oil. Tayin ko pa siya na to mas toasted para bago ko lublog yung sibuyas, bawang at kamatis. Ngayon, nilulunod na natin yung sibuyas. Ay po. Ilamsika na po. Ay! Ayan, bawang at sabay ko na yung kamatis. Sabayin ko na sa mag-browning. Mag-brown color. Yung mga ricado para pwede ko na ilublog yung next ingredients. Ngayon ay ibubuhos ko na yung pangalawang gata. Ibubuhosin ko na. Antayin ko siyang kumulo para bago ko
lunod yung sitaw. Ayan. Okay, lalagay ko na rin yung paminta. Asin para may lasa na siya. Kulo na siya. Next ay ihuhulog na natin yung ano, yung sitaw. Mamaya-maya lang. Siya ng ginisa mix. Konting ginisa na yan. Ginisa mix. Ayan. Ngayon po ay ilulunod ko na yung sitaw. Ayan. Antayin ko na siyang maluto bago ko ilagay yung kakang gata. Yung unang tiga sa gata. Ngayon halukain ko siya para magpantay yung ano, luto ng sitaw. Kasi yung sa ilalim nag-ano na, medyo luto na. Sa ibabaw, hindi inabot ng sabaw. So, kailangan halukain. Ngayon, ilulunod na natin yung malunggay. Ayan. Ay. Ayan. Tikman natin kung luto na yung ano. Hindi pa. Crunchy pa siya. So, mas maganda hindi masyadong malata yung ano, yung beans natin kasi pag malata na parang hindi siya masarap kainin. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko doon sa kakang gata. Paanuhin ko na rin siya. Isang bisis pa na kulo, tapos aunin ko na siya. At papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko sa kakang gata. Ngayon, tumulog na siya. So, tatanggalin ko na siya sa apoy. Isasalan ko na yung isang kaserola. At ilalagay ko yung kakang gata dyan. Migas na siya kasi nilagay ko siya sa ref. Naghiwalay yung gata sa water. Ay. Yan. Puro-puro. Diyan ko na lang siya pakuluin. Yan. Antayin ko siyang kumulo. O, kumukulo na siya. Inaantay ko lang siyang mag-espeso sa Bisaya. Ano ba sa Tagalog yan? Hindi ko alam sa Tagalog yung espeso. Super kulo na niya. So, itatransfer ko na po siya doon. Ibubos ko na siya doon sa beans. Po ang ginataang sitaw na may malunggay. Ayan po. Thank you for watching, guys. See you on next video. Bye.